Hindi na mapakinabangan pa ilang mga barbecue yung niluto ni Amber. Pinagtatawanan nga siya ng mga katulong na kaklose rin naman niya dahil sa sinapit ng inihaw nito. Maging sa Selena ay hindi mapigilan ang pagtawa niya. Kayo naman eh, pumalpak na nga, natawa pa kayong lahat. Selena cleared her throat and tried to stop herself from laughing. Nagbuka kasi talagang negro ang barbecue ni Amber. Parang hindi nakaligtas sa sunog. Eh kasi naman sis, ano bang pinagagawa mo at nasunog na yan? Hindi mo ba nabantayan? Napanguso si Amber. Kulang na lamang ay sumayad ang uso niya sa lupa. Ma'am, ano ho ba nangyari? Tanong ni Manang Letty. Kaibigan na rin naman siya ni Amber at marami-rami na rin sila nakukwentuhan dalawa. Close na siya rito sa totoo lang. Parang nanay niya ito sa mansyon ng mga Vandross. Oo nga ma'am, para malaman naman namin kung bakit nakanguso kayo ng ganyan. Okay lang ho ba kayo? Tanong din ang isa pa. Bumuntong hininga si Amber. Ganun pa man kahit pasabing malapit siya sa mga katulong, ayaw niya pa rin mag-open up ng mga usapang ganito sa kanila. Dapat sa kanya lang yun at sa mga Vandross. Kung meron man siyang higit na pinagkakatiwalaan talaga, yun ay si Selena. Mga manang, ayoko na ho munang isipin. Pwede bang iwan niyo na muna kami na Selena? Paghingi niya ng pabor. She tried to be kind as possible. Ayaw niya magkaroon ng masamang impresyon sa kanya mga kasama nila sa mansyon. Iba pa rin talaga sa pakiramdam kapag kasundo mo lahat na nakakahalobilo mo sa loob ng bahay na tinitirhan mo. Ay oo naman ho. Sige ho ma'am, doon muna ho kami sa loob. Nang wala na ibang mga katulong at sila Selena na lamang ang natira sa labas, doon na nagpa siyang magkwento si Amber. Sis, this is bad. Malungkot na wika niya. You can see in her eyes what she feels. Hindi siya masaya. She is hiding something painful behind her face. Nag-arala naman kaagad ang kaibigan niya. Bakit? Anong kanilaman yan sa nasunog mong barbecue? Sagot ito na pilit pa rin sinisingit ang sunog na barbecue ang luto ni Amber. Mukhang hindi talaga siya matatahimik hanggat wala nakukuhang matinong sagot. Sis naman eh, huwag mo na nga yung isingit sa usapan. Nalulungkot na nga yung tao eh. Okay, fine. Come on, drop it. I think I'm starting to like Zyler. Halos kapusin siya ng hininga bago niya ito na irao sa sabihin. She's been thinking about it lately. Kung ano ba talaga ang totoo niyang nararamdaman para sa binata. At sa tingin nga niya, hindi nga basta-basta ito. Sa tingin niya, nagugustuhan na niya ito. Pero bago pa man lumango ang nararamdaman niyang iyon, agad nang pinamukha sa kay ni Zyler kung bakit siya nandito. Yon ay para panagutan lang ng binata ang dinadala niya without any intention of loving her truly. At yon ang bagay na pinakamasakit para sa kanya. Napasinghap sa Selena at hindi makapaniwala. Halos malaglag ang panga niya. Ano? Gulat na tanong nito. Inulit niya pa talaga dahil baka nabibingi lang siya at na malilang ng dinig. Naiiyak na napatango si Amber. Napahilamos ang tuluyan sa Selena sa palad niya sa kanyang mukha. Oh my gosh, Amber. This is bad. This is really, really bad. Of course, kung mayroon mang lubos na nakakakilala kay Zyler, isa na sa Selena doon because she is his cousin. At kilala niyang babaero ang pinsan niya. No matter how handsome he is, there is still a downside of it. He is using his looks and money to attract girls. He will use them and throw them like a condom na itatapon na lang matapos itong gamitin. Matapos yung makaraos. I know! Nanlulumong sagot ni Amber sa kasi bumuga ng hangin. Napahimas na lamang siya sa tiyan niya. This is really a serious thing. Sinumpa niya sa sarili niya na hindi siya kailangan magkakagusto sa babaerong lalaking katulad ni Zyler. Never in her life she experienced being dumped like this. Never in her life na ipapamukha sa kanya ng isang lalaki ang ganun. Pero hindi naman ito kasalanan ng binata. Hindi niya isinisisi kay Zyler ang bagay nito. Kung meron man siyang dapat isihin, yun ay ang puso niya, who kept beating for this Casanova. Huwag kang umiyak, paalala na Selena. Sinuklay-suklay na lamang nito ang buhok ng kaibigan niya. Ayaw din namang umiyak ni Amber sa totoo lang eh. Hindi siya iiyak. Pinipigilan niya ang sarili niya kung sakali dahil ayaw niyang naipakita kay Zyler na mahina siya. Ano ka ba? Hindi ako iiyak no? Ayos lang. Ayos lang talaga sis. Hindi ko na palalalimin pa itong nararamdaman ko para kung ano man ang mangyari sa hinaharap, hindi na ako masasaktan pa. Kaya mo ba? Tila may pagdududa pang tanong ng kaibigan niya. Kailan ko pa ba hindi kinaya? Come on sis. Naranasan ko na ang pinakamandinding heartbreak sa buhay ko. Remember? Kay Tristan. Nalampasan ko ngayon. Ito pa kaya? That's my sis. Ganyan lang sis. Kasi ako... Maski ako wala ako alam na maganda maipapayo sa'yo, kundi ilayo mo na lang ang sarili mo sa kanya para hindi ka masaktan. Yun naman talaga ang plano, hindi ba?
You will only marry him and live here. Pero hindi asawa maging turing nyo sa isa't isa dahil in the first place, parehas lang kayo nagipit kaya nandito kayo sa ganitong sitwasyon. Selena has a point there. Bakit naman kasi napakatanga mo para kalimutan yun, Amber? Paninisin niya sa sarili niya. Siguro nga kailangan na lamang niyang mag-focus ngayon sa anak niya. It would be her priority from now on. Salamat sis, mabuti na lang talaga at tinawagan kita ngayon. Kung hindi, baka nabawalan na naman ako dito mag-isa. Thank you for always being there. Pagpapasalamat ito. She will be forever grateful to Serena. Iwan man siya ng lahat, sigurado naman siyang meron siyang isang tapat na kaibigan. Nako, tama na nga drama. Let's just continue cooking this. Lutuin na natin lahat ng maubos na. Huwag nating hayaang masunog, okay? Kaya lang naman yung nasunog kasi nagkasagutan kami ni Zyler kanina. He shouted at me. Hindi ko kinaya. Nanlambot na lamang biglang tuhod ko. Tuloy nakalimutan ko yung nakasalang na barbecue. For real? Kung sa bagay, lagi naman kasi magkaaway eh. May bago ba? My gosh! Ano kayang iniisip ng gagong yun? Hindi naman talaga yung nagsisigaw palagi eh. There must be a reason behind Amber. Sigurado ko. Okay kami this past few days. Imala nga eh. Kaya siguro... Oh my gosh! Kaya ka siguro na fall. Napaka-fall talaga niyang si Zyler eh. Lahat ng babae na lang talaga. Alam mo kung wala naman siyang balak na seryosohin ka at ang kasal ninyo, huwag ka na lang lalapit pa sa kanya. That is the only advice that I can give you. Nakumbinsin naman ni Serena ang kaibigan niya. Tama nga ito. Gayong naipamukha na naman sa kanya ni Zyler ang lahat. In the first place, dapat din na siya umasa ng higit pa doon. Siya lang din naman nagbibigay ng dahilan para masaktan siya. Ilang buwan na rin nakalilipas mula ng huling beses na nagkausap sa na Zyler at Amber. Ganito pala talaga sa pakiramdam ni Amber na kahit nag-e-exist siya ay hindi niya maramdaman. Palibhasa, galit-galitan sila sa isa't isa. Sa mga sumunod na check-ups ni Amber, mag-isa na lamang siya. She did not even bother to talk to him dahil alam niyang wala rin naman itong magandang patutunguhan. Baka mas lalo lang siya nagdagan ng apoy. Kahit man lang kasi hatid siya nito sa OB ay wala. Kung ito talaga ang gusto nito, wala na siyang magagawa. Lumipas na rin naman ang sama ng loob niya dito. Nagpa siya siya na makapag-asawa pa rin dito bilang kabayaran na lamang ang pagpapatira sa kanila sa bahay na to. Ayaw niyang may isumbat sila sa kanya sa susunod na mga araw. Lumipas na rin naman ang tampo niya. Nagluto siya at pinagbalutan ng baon ng asawa niya para sa pagpasok nito sa trabaho. But after he got home from work, ni isang kutsara walang bawas sa lunchbox nito. Nanikip ang dibdib ni Amber pero pilit na lamang siya napangiti. Ayos lang yan, Amber. Keep trying. Pilit niyang sinasabi sa kanyang sarili. Ma'am, wika na isang katulong. O manang, bakit po? Yung lunchbox ho kasi, ang sabi ho ni sir itapon na lang daw ang laman at ibigay sa aso. Nagulat si Amber. Ano itatapon sa aso? Pwede pa to. Hindi naman panis at masarap ang niluto niyang ulam. Oh, nako hindi po. Sayang naman ho ito. Sigurado ho ba kayo, ma'am? Baka mapagalitan ho ako eh. Kamot ulong sagot nito. Umiling-iling si Amber. Ako na dito. Ako na lamang ho ang kakain. Kahit mabigat sa dibdib ni Amber, pinilit na lamang niyang kainin yun. Ni hindi nga niya kayang lulukin. Now he is rejecting her effort. Masakit man, she will keep trying. Gusto niyang maiyak habang isinusubo ang bawat kutsara niyon. Pinipigilan niya lamang ang pagbuhos ng mga luha niya. Nakita niya pa nga dumaan si Zyler pero ni hindi man lang siya nito tiningnan. Dumiretso ito sa labas. Gayak na gayak. Kumalat ang amoy ng matapang na pabango nito. Saan naman siya pupunta? Gabi na. Bigla niyang alala. Oo nga pala. Her husband is a Casanova. Napakatanga naman niya para kalimutan yun. For sure he'll be busy tonight to hook up a different girls who would satisfy his needs in bed. Inaasahan na niya agad na mag-uwi si Zyler ng babae sa bahay nila at lango sa alak. At wala naman siya magawa kundi tingnan na lamang ang mga ito. At pakinggan ang bawat pag-ungol nila mula sa kanyang kwarto, nakatabi rin lang na sila ni Zyler. Zyler Vandross is known as a Casanova. He can get girls whenever he wanted to. He can use them in bed, bang them, use them, and throw them right after like a bag of waste. Pero ewan ba niya? Tila nakakalimutan niya ang pagiging babaero niya kapag kaharap na niya si Amber. His eyes were fixed to her simula nang maranasan niya kung paano ito maging komportable rito. Sa kanya lamang ang atensyon nito. It's been months that have passed. Malapit na ang kabuwanan ni Amber at malapit na rin niyang makita ang anak niya. But he is afraid of the consequences of everything that is doing. Umaasa siya na sanang hindi madamay ang anak niya kung sakaling sigilan na siya sa pambababae at mga kasalanang ginawa niya. Miss, a bottle of wine please?
He ordered at the sexy waitress. Balingkininta ng katawan at halos makita ng kaluluwa sa suot niyang miniskirt. Well, isa siguro sa marketing strategy ng bar na to, ang pag-hire ng mga waiters sa sexy kahit patapon ulo at kain katawan lang tulad ng hipon. Although meron din namang magaganda. Napahagat-lawi pang babae nang tumigil sa tapat ni Zyler para kunin ang order nito. Sinulat niya ito sa isang maliit na papel. She bent her body at the table para kunwari, focus siya sa sinusulat. Pero sinasadya lamang itong ipakita at higit sa lahat, ilapit kay Zyler ang dibdib niyang napakalusog at bilog na bilog. Hindi nga ay nakatakas sa mga mata ni Zyler. It looks so tender and fluffy. He smirked. If you're only flirting with me, hindi ako kumakagat sa ganyan. Pero kung gusto mong pasukan ko ang lagusan mo, just tap my shoulder. Diretsa at walang pag-alinlang ang wika ni Zyler. A lot of things confuses him nowadays. Lalo ang palaisipan pa rin sa kanya hanggang ngayon. His feelings for Amber. Ayaw niyang sumugal sa mga bagay na hindi sigurado. Tulad na lang ng feelings niya. Ayaw niyang bigyan ng maling akalang asawa niya kung sakali man. Mas mabuti ng ganito. Malapit nga sila pero malayo sila sa isa't isa. Mainam na yon. Kesa bigyang kahulugan niya ang katitingman niyang nararamdaman. He is sure he will end up hurting Amber. At baka maapektuhan lang dito ang panganak niya. He may be evil but he is still concerned with his wife. Siguro dahil na rin sa katotohanan na ito ang magdadala ng anak nila. Muling itinon ni Zyler atensyon niya sa malanding waitress na iyon nang hikapin ito ang kanyang balikat. So she wants it, ha? Huh? Pagbibigyan kita, aniya sa isipan. He took the girl in a small VIP room of the bar. Doon, pwede mong ipasok ang babae mo o kung sino mang kasama mo, tapos malayan ninyong gagawin ang gusto ninyo. At kung ano ang bagay na iyon, ano pa nga bang gagawin isang babae at lalaki sa salid at lugar na ganon nang silang dalawa lamang? Zyler wants to teach this girl a lesson. Nang makapasok sila sa kwartong iyon, ay mabilis niya iyong tinulak sa kape nagpapunit ang damit nito. He can be evil in bed lalo pa ngayon na may iniisip siya. Nanlalambot ang babae at gulat na gulat sa ginawa niya. Bakit mo naman pinunit? Tila gulat pa rin ang reaksyon nito. Zyler has already gone mad. Matagumpay niyang nahubaran ng lahat-lahat ang babae sa kanya mabilis na ibinuka ang mga hita nito. Teka! Magsasalita pa sanang waitress na yon ng walang ano-ano, pinasok ni Zyler ang kanyang mahaba at naninigas sa sandata sa loob nito, thinking that she is Amber. Napatayin ang babae sa sakit. Napakapit ito sa kumot sa sobrang higpit. Zyler kept on banging her entrance at walang humpay niya itong ginagawa kahit tumatagas ng katas sa perlas nito. Maluha-luha ng babae dahil sa kalgada ni Zyler but she couldn't stop him. Tila wala itong pinapakinggan. Pinagpipisil ni Zyler ang hita nito habang patuloy ang kanyang ginagawa. Come on, slut! Scream! I want to see you both in pain and pleasure! Sigaw niya sa babae sa kanya ito pinaliligod sa kanya. She just flipped her over na parang isang baraha. Pinosisyon niya ang sarili niya sa likuran ng babae. Napalaya dito ng hilahin ni Zyler ang buhok niya sa kanya ito muling ipinasok. Sagad na sagad at bawat hampas ng katawan nito sa likuran ng waitress, napapatangas ito sa sakit at sarap. Nang maramdaman ni Zyler na malapit na siyang labasan, ay mabilis niyang dumukot ang kondom sa kanyang bulsa. He ripped it using his mouth. Muli niyang ipinasok at binilisan ang pag-indayog ng kanyang katawan until he reached his climax and exploded. Ganun lang niya kadali makuha ang gusto niya. Hingal na hingal siya napas na sa kama sabay tapon ng gamit na kondom sa maliit na trash bin. He then buckled his pants. Pawis na pawis siya. It was a very rough experience. That's it. Tapos na. Wala na ng pakipakilala. Wala nang intro-intro. Pwede niyang gawin ng kahit na ano sa kahit na sinong babae. That's my payment for the wine. And the rest is yours to keep. Zyler was drunk when he went home. Halo-halo kasi ang ininom nito. He met different girls at the bar pero wala ni isa sa mga ito ang tulad ni Amber. Bakit pa nga ba niya ito iniisip? He shouldn't be thinking about her. Napailing-iling na lamang siya nung pihito niya ang doorknob papasok sa bahay nila. What the heck? I'm drunk! Susuroy-suroy na rin ito sa paglalakad. Alas dos na madaling araw pero kakauwi niya pa lang. Hindi na rin naman bago yun sa mga tao sa mansyon. Minsan nga hindi na umuwi. Hindi na kalakang pinto nang pumasok siya. It took a few steps inside. Didiretso na agad sana siya sa kwarto niya but there is really something that pulled him to the kitchen. Inuhaw siya bigla. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng hangover. Kahit na hindi natuwid ang lakad niya ay pilit niyang kumuha ng tubig na mapunan ng uhaw niya. Pero hindi niya inaasahan ang bubungad sa kanya sa kusina. It is his wife, si Amber, na nakayoko sa lamesa tila tulog na kakahintay sa kanya.
Napansin din niya ang nakahang dinner sa mahaba niyang dining table. It's 2 in the morning and she is still here, waiting this long. Tila nawala sa kalasingan niya si Zyler. Pakiramdam niya kasi bigla na lang tinusok ang puso niya after he saw his wife resting her head on the table. Nakatulog na sa paghihintay na umuwi siya. Pababa pa lang si Zyler mula sa kanyang kwarto. He is putting on his suit when Manang Leti approached him. Sir, ano ang gusto niyong iluto namin ni Ma'am Amber para sa hapunan mamaya? Tanong agad nito sa kanya na tila ba pinangungulahan ito, agad na mahuli nila ang kaliti ng binata. Zyler knows that Amber is already close with Manang Leti at iniisip na baka nga si Manang Leti rin ang kasama niya nagluluto ng mga baon at pagkain inihahain sa kanya ni Amber palagi. Meals that he don't even know the taste dahil hindi niya man lang sinusumukan. Pinanindigan niya ang sinabi niya that he will ignore Amber kahit hindi niya alam kung saan siya dadalhin nun. It has been a week and their setup is still the same. His wife will wake up every morning to prepare for his breakfast and pack lunch, but he will never eat those. He will instruct the maids to eat it instead or give those food to their dogs. I will be out for 3 days. Hindi na mapakinig. I will be in a business convention in Singapore, so wag na kayong mag-abala. Hindi nagustuhan ni Manang Leti ang sagot ng binata pero hindi niya lang pinapahalata. Si Amber kasi agad ang pumasok sa isipan niya. Si Amber na trying hard na kunin ang love ni Zyler araw-araw. Ho, alam na po ba yan ni Ma'am Amber, sir? Kumunot ang loon ni Zyler. Does still need to know? Hindi niya kailangan malaman kung saan ako pupunta at kung kailan ako uuwi. We are just married on papers, kaya pakisabi sa kanya, wag na siya magpakaasawa sa akin. After all, she knows we'll get separated after 3 years. Malamig nitong tugon. Walang maramdaman na emosyon si Manang Leti sa sagot na iyon ni Zyler. Mukhang wala talaga itong pakialam sa damdamin ni Amber base sa pagkakasalita niya. She felt sad for Amber. Ngayon pa at nagdadalang tao ito. Ang ultrasound schedule po ni Ma'am ay bukas na, sir. Sino ho ang sasama sa kanya? Nag-init ang ulo ni Zyler sa mga tanong nito. Kinokonsensya niya ba ako? Wika ng binata sa isipan. Kung ayaw niya magpa-ultrasound dahil wala ako, hayaan mo siya. Nag-iinarte lang yan. Don't spoil her too much, Manang Leti. And stop asking me questions anymore. You are annoying me. Napayo ko na lamang ang balatanda na mapagalitan. Iniisip niya lang talaga ang mararamdaman ni Amber. Napailing-iling na lamang siya ng kurin na ni Zyler ang maliit niyang maleta at isang suitcase sa kasi dumiretso na sa labas. Heist, kawawang Amber. Bulong nito. Bumalik na lamang siya sa kusina at nadata niya si Amber na nagluluto ng breakfast. It is probably for Zyler again. Naawa na si Manang Leti sa kanya. Although she is this pregnant, hindi pa rin ito nakakalimutan na pagsilbi ng asawa. Kahit pa sabihin, nakasalamang naman sila sa papel. Ma'am, ipagpapatuloy niyo pa rin po ang pagluluto kapag sinabi kong hindi naman kakainin na Sir Ian? Wika ni Manang Leti sa kanya pagpasok nito ng kusina. Napaangat ng ulo niya si Amber. Natigilan siya at nabitawan ng kutsilyo. Ano bang pinagsasabi nitong si Manang? Araw-araw naman kami nagluluto kahit na hindi kinakain ni Zyler ang mga luto ko ah. Ani niya sa isipan. Manang, bakit? May bago ba? Ilang buwan na rin naman natin siya pinaghahandaan pero hindi nga man lang natikman ang luto natin eh. Malapit na nga kabuwanan ko pero nakita niyo naman. Malapak ko na sa lakensyan ko but I am still trying here. Nagpatuloy siya sa pagbibilog ng ground beef. Gagawa kasi siya ng meatballs. Umalis na po kasi si Sir. May daladala ring maleta. May business convention daw po siyang pupuntahan na 3 araw yun. Kwento ni Manang Leti. May bakas ng lungkot nang sabihin niya iyon. Amber pressed her lips. Pilit na napangiti. Ayos lang Manang. Ano ka ba? Para namang hindi na tayo sanay. Sanay naman na tayo pero bakit nasasaktan pa rin ako? Aniya sa isipan. Nainis siya dahil ganito ang nararamdaman niya. Parang mas gusto na lamang niya magkagusto ulit kay Tristan kaysa naman ganito. She feels like she is living in a big hell house with Satan. Sino hong sasama sa inyo bukas sa ultrasound? Sino pong aalalay sa inyo sa panagbubuntis ninyo? Ewan ko naman dito kay Zyler. Akala ko tuloy-tuloy ng pagiging mabuti niya sa inyo. Bakit kaya naman bigla yung bumalik sa dati? Dahil ba kay Ma'am Ruby? Baka napikot na naman yun. Bumuntong hininga si Amber. Isa pa si Ruby sa mga problema niya. Alam niyang pinipersonal siya nito. Halatang mahal na mahal pa rin ito si Zyler. Pero bakit niya ito iniwan at niloko kung ganun? Ano ang dahilan niya? Tapos babalik-balik siya ngayon na parang wala nangyari? Papaano kung totoo nga ang sinabi ni Manang Leti na muling narealize si Zyler na si Ruby pa rin ang mahal niya? Does that mean that he will forever ignore her and his soon-to-be child?
Ang daming tanong na bumabagabag sa isipan ni Amber. Napagpasyahan ko po na huwag na lang magpa-ultrasound. Gusto ko pong sorpresa maging gender ng anak ko. Pero sana lalaki para kung sakali man na umalis na ako sa bahay na to, magkakaroon ako ng katuwang sa hinaharap. Kahit anak ko lang ay ayos na ako. Hanga rin talaga si Manang Leti sa tibay at tatag ni Amber. Pilit itong kinakaya para sa anak niya. To the point na nahulog na nga ito kay Zyler. Alam ko kasi ako talaga ang mali, Manang. Alam ko nang babaero talaga si Zyler pero nahulog pa rin ako. Napakatanga ko, no? Nakalimutan kong mabilis niya palang mapikot ang mga babae. Nakalimutan ko na babaero palang pinakasalan ko. And because we married out of agreement, wala akong magawa kundi pikit bulag na panoorin na lamang siya habang iniiputan niya ako sa ulo. Ma'am, naaawa po ako sa inyo sa totoo lang, pero hanga rin po ako sa lakas ng loob ninyo. Ang maipapayo ko lang po, huwag kayong magsettle sa isang tao na alam ninyong hindi kaya ibalik ang atensyon na ibinibigay ninyo. Kung sakali man hong makalain na kayo mula kay Sir Zyler, humanap po kayo ng lalaking mamahalin kayo at itatrato ho kayong reyna. Mapakla ang naging sumunod ng ngiti ni Amber. Naalala niya si Tristan, her dream husband. Kay Tristan niya talaga pinakaharap na ikasal, yung tipang maglalakad siya papunta sa altar at doon maghihintay si Tristan sa kanya. Everything was like a fairy tale bago siya nakagawa ng kasalanan. I once met the man of my dreams, Manang, pero dahil sa kasalanan ko napunta ako sa ganitong sitwasyon and I can't say no to it dahil kinabukasan ang anak ko nakasalalay dito. Para sa kanya, si Tristan na masasabi niya ang the one that got away niya. Wag ho kayong umiyak, ma'am, ha? Pagpapaalala ni Manang Leti. Natawa ng pilit si Amber. Nako, hindi, Manang. Hindi ako iiyak. Magluto na lang po tayo na makakain na tayo. Hayaan na lang muna natin yung si Sir Zyler at nakakasakit lang sa puso niyo. Tumango-tango si Amber but deep inside, she really feels so weak. Pilit niya lang tinatatagan ang loob niya para sa anak niya. Mabuti pa nga po. Samantala, malapad ang itinero binang salubungan niya si Zyler sa airport. Actually, her father invited Zyler on that business convention dahil malaking tulong iyon para makilala ang construction company nila, hindi lang sa banta kundi sa iba't ibang panig rin ng mundo. Knowing how good Ruby's father has been to Zyler, hindi siya nakatanggi for the second time around at hindi nga rin niya inaasahan na kasama pala nila si Ruby. What is this girl doing here? Inis na wika ni Zyler sa kanyang isipan. He had no idea that Ruby would also be here. Umagang-umaga na bad trip tuloy siya kaagad. Malalanding gisi pa lang ni Ruby na aalibad-baran na siya. What more kapag dumikit na ito sa kanya? Ewan niya ba? He hated the fact that Ruby broke up with him for some other guy. At ngayon nagbalik to sa kanya like nothing happened. Make him puke. Hello, Mr. Vandross. You really are handsome as ever. Mabungis-ngis na wika ni Ruby sabay sabit ng kanyang kamay sa braso ni Zyler. Nag-git-git agad sa inis ang binata. His thick eyebrows immediately collided. Get off me, Ruby. Pwede ba? Huwag mong sinusubok ang pasensya ko dahil maikli lang pasensya ko sa mga taong manluloko. Hinimas-himas ng dalaga ang kanyang braso, ni hindi man lamang ito natinag. Ito naman, I just want to make you feel that I still want you, Zyler. Mr. Paralejo cleared his throat to get the attention of the two. Ruby, what are you doing? We are in public. Stop displaying affection. Zyler is a married man. Have you lost your mind? Maotoridad na wika ni Mr. Paralejo sa kanyang anak. Sa totoo lang, nahihiya siya sa pinagagawa ni Ruby. Hindi niya kasi alam kung paano itong didisiplinahin. He is considered terror in their company pero sa mismong anak niya, hirap siyang mapasunod. Inis na napabasangot si Ruby. She is such a polite brat indeed but she always claim that she is a classy brat. Or in short, a brat with a class and she is proud of it. They will be staying at Marina Bay Sands Hotel in Singapore for 3 days, kaya naman excited na excited si Ruby dahil unang beses niyang makakasama si Zyler sa isang luxury hotel. She has been to lots of luxury hotels before but this time, it's different dahil kasama niya si Zyler at wala ang asungot na asawa nito. Pagkarating nila sa Changi Airport in Singapore, mabilisan silang nagpahatid sa hotel. Everything was smooth. Ni walang aberyang nangyari on their way. Iba talaga kapag may pera. Everything is convenient. When they enter the hotel, tila na starstruck pa si Ruby. Everything looks perfect. It's surreal. Napa-wow siya sa isipan niya. This place is no joke. It is so beautiful. I wonder they accommodate lots of guests here. Aniya sa isipan. They have Sky Park Observation Desk, Art Science Museum, Digital Light Canvas, and Sampan Rides. Na-excite tuloy lalo si Ruby.
After the convention, she will make sure na mabibilit niya si Zyler na punta rin ang mga attractions na ito sa inside Marina Bay Sands. Hindi sila pwedeng umuwi ng ganun-ganun lang. Isa pa, she needs to do something to get him back at nang mamatay sa inggit ng asawa nitong si Amber. Unang beses niya itong nakita, gigil na agad siya rito. Hindi niya ito gusto. Para sa kanya, she is just a cheap woman na sa isang kalabit lang ay bumigay kay Zyler. Ni hao! Bati sa kanilang babaeng singkit sa front desk. She has a white fair skin. Her bangs look good on her too. Zyler smiled seductively na siyang nakapagpakilig sa babae. They just logged into their logbook sa kanila inalalayan na siyang nakapagpakilig sa crew. Papunta sa kanilang mga kwarto with their keys with them. Walang masabi si Zyler. Sobrang ganda ng lugar na to. Kung kasama niya si Amber ngayon, siguradong mauulol din yun. But why is he thinking about her? Inis na sinawa niyang isipan niya. Zyler, are you okay? Tanong ni Mr. Paralejo sa kanya. He sounds so concerned. Itinuring na rin kasi niyang anak si Zyler si Malapa noon. Noong mga panahong kasintahan pa ni Zyler ang anak niya, isa siya sa mga nanghinayang sa relasyon ng dalawa. Napatigil si Zyler sa pagmumuni-muni niya na magsalita si Mr. Paralejo sa kanyang likod. I am okay, sir. May iniisip lang. Are you thinking about your wife that you left? Huwag kang mag-alala. 3 days lang naman itong business convention and after this, makaka-uwi ka na sa asawa mo. If Ruby could only hear their conversation, she will surely be furious. Pero nagbanyo kasi muna ito kaya ang ending, sina Zyler at Mr. Paralejo lang ang nag-uusap ngayon. Mabuti na rin yun. Zyler easily gets annoyed whenever she is around. Napakagat ng labi niya si Zyler. He wants to deny it in himself na nag-aalal siya para sa asawa niya. But his heart just seemed to care. But he will make sure to care less. Or else this damn love will destroy him again. No, Mr. Paralejo. I'm sure that she is in good hands now. Hindi siya pababayaan ng mga kasambahay namin. Gumiti si Mr. Paralejo. Believe rin kasi ito sa abilidad ni Zyler. Sigurado siya na magiging tulad din ito ni Doc Zeki. Isang huwarang ama. Sigurado naman ako na hindi mo pinababayaan ang asawa mo. Knowing your father, he is a good man. Nakaramdam ng guilt si Zyler sa mga sinabi ni Mr. Paralejo. Napatanong tuloy siya sa sarili. Hindi ko nga ba napapabayaan si Amber? Well, I do give her everything that she needs at home. Wala naman siyang problema sa finances, sa pagkain, sa lahat. Kung tutuusin, she is living a comfortable life that everyone is dreaming of. Ni hindi niya na kailangan magtrabaho. A lot of people should be envious of her. Aniya sa isipan. Of course, Sir Paralejo, I provide everything that she needs. What is there for her to think about? Umiling-iling si Mr. Paralejo. Sa haba ng hallway na binabagtas, nila ay marami-rami na silang palitan ng mga sagot. Providing what she needs doesn't only involve money, Zyler. Sometimes girls need affection and emotional support too. Buntis ang asawa mo, hindi ba? I hope she is mentally at peace. Hindi birong pinagdadaanan ng isang buntis, physically, mentally, and emotionally. Paalala pa nito. That hit Zyler hard. Hindi niya alam kung sinasadya ba ni Mr. Paralejo na pangaralan siya. Or maybe he is only speaking as a second father to him. After all, marami rin ang pinagsamahan nila. Natahimik siya at di makasagot. He was caught off guard. Mabuti na lang at tumigil na sila sa tapat ng hotel room ni Mr. Paralejo. Kasunod lamang din iyon ang kanya. Nandito na pala tayo, sir. I had a nice conversation with you. Tinapik-tapik lang siya ni Zyler. Payo ko lang. Love your wife. You can't find anyone else in this world na magiging kakampi mo sa lahat ng bagay. Your wife is not just your wife but also your friend. You are not enemies. Kung maaari lang, iwasan ng inyong pag-aaway. Pregnant women undergo depression too. Payo lang, bilang pangalawang ama mo na rin. He smiled. Tumango lang si Zyler. Na makapasok sa kwarto niya si Mr. Paralejo ay napabuntong hininga na lamang ang binata. What have they done to Amber? Aniya sa isipan. Aminado siyang nasasaktan niya emotionally at verbally ang asawa niya. Pero hindi niya gagawin yon. He will possibly end up hurting in the end too. Natatakot na siya magmahal at masaktan ulit. He enjoyed being with the girls that he can look and just leave. Kapag walang commitment, wala ring sakit. Tula lang napatitig si Amber sa kisame ng kwarto niya. She's been feeling heavy for months now. Kailan ba gagaan ang pakiramdam ko? Aniya sa sarili. Napabugan na lamang siya ng hangin habang iniisip si Zyler. Nidial niya ang number ng kaibigan niyang si Serena. Bored na kasi siya at baka mabaliw siya kapag ganitong wala siya nakakausap. Sagutin mo naman, Serena, please. Aniya sa isipan habang patuloy ang pagliring ng kanyang cellphone. After 4 attempts, sumagot ang kaibigan niya.
Hello sis, pasensya ka na ha. I was busy over work. Bakit ka napatawag? Ah, busy pala to. Magpapasama sana si Amber sa kanya na mag-walking dahil kailangan daw yun kapag manganak na para hindi daw mahirapan sa panganganak ng isang babae. Bukod sa walking ay minimal squats din. Ah, wala Selena. Hindi na bale. Asus, hindi ka naman tatawag kung wala lang sis. Come on, tell me. Hindi na, ayoko maabala ka eh. May trabaho ka pa? Sa susunod na lang. Salamat sis. Hindi na niya pinatapos pa sa pagsasalita ang kaibigan ng patay niyang tawag. Hi, buhay. Kailan ba ulit ako sasaya? Aniya. Napatingin siya sa tiyan niya. Noong mga panahong sumisipa ng baby niya ay sobrang sakit talaga. Pero deep inside, she's happy that a little angel is inside her and kicking lively. I can't wait that you see the world, anak. Hinihikap-hikap niyang tiyan niya habang sinasabi niya iyon. Huwag ka sanang malulungkot eh, hindi natin kasama ang daddy mo madalas, ha? Nandito naman si mama eh. Ako lang sanang lagi mong hahanapin, anak. Dahil alam ko, hindi sa lahat ng oras naririto ang daddy mo. Hindi ko nga alam kung iniisip niya rin ba tayo ngayon. Pasensya ka na kung nalulungkot ang mama, ha? Pasensya ka na kung mahina ako, pero magpakatatag tayo, anak. Magpapakatatag ako para sa'yo. Umaagos ang luha sa kanyang pisngi habang sinasabi niya iyon. Zyler must be by her side for her to share everything that worries her. Pero wala ito. At naiintindihan niya naman kung bakit. Tunay naman silang kasal sa papel. But they married out of responsibility and inheritance. Kaya hindi niya mapipilit ang binata na magpakaasawa sa kanya. After all, bata lang naman ang habol ng mga Vandross. Parang lumalabas lang na siya ang nagdala ng biyaya sa mga mayayamang ito. Huminga siya ng malalim. Hindi siya pwede magpaka-negative sa araw na to. Lalo pat nararamdaman na niyang malapit na makita ng anak niya ang mundo. Mabilis siya nagpunas ng luha niya. Tumayo siya para magbihis ng isang komportabling damit. She will take a walk to the nearest park dito sa mansyon. Minsan lang na naman siya makalabas. Kailangan niya rin maglakad-lakad. Yun kasi ang sabi ng matatanda noon para raw mabilis makapanganak ang isang babae. Masyado maganda ang sinig ng araw para lang magmukmuk ako sa kwarto. Aniya sa sarili na makalabas siya ng bahay. Napangiti siya na magdampi ang init ng araw sa kanyang balat. She felt alive and energized again. Tama, bakit nga naman ba ako magpapakalugmok? As long as I have my child in me, I still have a reason to be happy, she reminded herself. When she arrived at the park, halos magdugo na mga mata niya sa dami ng couples na naroon. Nabitter tuloy siya. Napairap siya ng hindi oras sa may bulong. Dito pa talaga kakalat ang mga to. Bakit hindi lang sila mag-rent ng kwarto? Bulong niya, sapat lang para siya lang ang makarinig. Nilakad niya lang mula sa mansyon papunta sa parke dahil walang walking distance lang din naman. Halos mga mayayaman lamang din ang naririto. Pagod siyang uminom ng tubig sa may bench, saka siya naupo saglit. Hinihingal siya ng konti. Ang bigat na kasi ng baby niya. Binuksan na sana niyang dala niyang water bottle nang dumalas yun sa kanyang kamay, dahilan para tumilapon at matapon ang laman niyon. Bubuksan na sana niyang dala niyang water bottle nang dumalas yun sa kanyang kamay, dahilan para tumilapon at matapon ang laman niyon. Shocked! Ang tanga-tanga mo talaga, Amber! Napabugas siya ng hangin. Malas! Tatayo na sana siya para pulutin na lamang iyon ng may isang kamay na nagabot sa kanya ng mineral water. Napatigil siya saglit sa kamarahang iniingat ang kanyang tingin upang makita kung sino ito nagbagandang loob na mag-alok sa kanya ng tubig. Napaatras siya na makita niya isang pamilyar na mukha. Tristan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Simula ng huli nilang pagkikita ng binata, hindi na sila muli nagkaroon pa ng pagkakataon makapag-usap. Mas lalang gumapo si Tristan. Chinito pa rin as ever pero mas lalang gumanda ang pangangatawan nito. Oh Amber, kalmahan mo lang. Huwag kang haharot. May asawa ka na. Wika ng isipan niya. Ngumiti ng pagkatamis-tamis si Tristan sa kanya. Aren't you going to accept the water? Mabilis sa isinira ni Amber ang pagkakaawang ng bunganga niya. Ay, sorry. Thanks by the way. She felt awkward when Tristan sat beside her. Bakit ka mag-isa? Where is your husband? Didn't you know that it's dangerous for a pregnant woman to be outside alone? Baka kung ano pang mangyari sa'yo dito sa labas. Bakas ang pag-aarala sa boses nito. Napalunok ng kanyang laway si Amber. Hindi niya alam ang sasabihin. Ang totoo, nahihiya siyang ipaalam kay Tristan kung ano nangyayari sa kanila mag-asawa. Ayaw niyang malaman itong totoong estado ng pagiging mag-asawa nila. Magsasalita na sana siya nang bigla siya makaramdam ng kirot sa kanyang sinapupunan. Kinabahan siya bigla. Impit na lamang siya napasabi ng, Aray! Mga anak na yata ako! Ano ang gagawin ni Zyler?
Kapag nalaman niyang ang kasama ni Amber ang tumulong sa kanyang asawa ay ang ex-boyfriend nitong si Tristan. Ano ang maaabutan ni Zylie na tagpo dahilan para masaktan niyang physical si Amber? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.